natin ngayon ay dadaan tayo sa Sagataran. Kung may titignan natin yung poles na maliit doon para alam nyo. Para pag gusto nyo mag-swimming, simpleng swimming, walang bayad, punta lang tayo doon. Tara guys. Tara guys. Dito na tayo sa may kanto ng Kataran ng Basaw. Basaw West. Tapos papasok tayo doon sa may kanto na yan. Sa kung saan lumabas yung mga tri-C dyan. Papasok tayo dyan guys. Tara. Tararating lang natin. Bale 5 minutes lang hanggang Philippine Road sa highway, Philippine Highway. Kaso naubutan ako ng ulan, guys. So ito po yung pero hindi pa ako nakaabot doon sa may mismong falls niya. So bale nandito tayo sa pinaka entrance niya.
kaso walang tao, walang katao-tao. Tapos may bahay doon. So may mga rules sila dito, guys. No deadly weapons allowed inside. Ang tawag pala dito, Burayok. Burayok Falls. Malinis tong tubig niya kasi galing bundok yung tubig, guys. So ito, adult 20, senior 15, children 10, single motor 10. So dati mga 8 years na ata ako pumunta dito, pero hindi pa ganito to, hindi pa na-discover talaga. So itong mga tubig na to, malinis yan, galing bundok. So may mga puno-puno dito, puro puno. So mamaya punta tayo doon kung kihinto konti yung ulan para makita. So bali dyan pupunta, guys. Dito ko muna ipaparkin yung motor. Kaso maputik na, guys. So tara, titignan natin kung gaano kaganda dun sa may mini falls. So nga pala, guys, pag pumunta kayo dito, madadaanan nyo yung rough road kasi adventure tayo. Hindi mo masasabing adventure kung hindi mo maranasan yung mga bagay na ano, kumbaga yung mga rough road ganun, tapos maputik, tapos mataas na bundok. So yun, guys, yung parang ganito siya. Pwedeng pumasok yung motor dito, kaso doon ko na lang nilagay kasi madulas. So mga 8 years yung last na punta ko dito, pero nung unang punta ko dito, years. May nakikita tayong mga gabi na ganyan, pero mahal daw yung ganyan. So may mga puno dito, nadaanan kang puno, mauga na yan, mauga na. Tapos may tulay dito, papunta dun sa bahay na yan, napakatahimik. So mapapansin nyo, guys, may malinaw yung tubig. So nandun na, guys, oh, makita nyo yung puti. So dati walang katao-tao dito nung unang punta ko dito. Mga katribo pa natin yung mga nakatira dito dati, mga ita. Pero ngayon may mga tao-tao na. Pero tao pa rin yung ita, guys. So napakaganda na. Dati puro puno to. Wala pa yung mga yan. Wala pa yung mga nasemento na yan. Siguro bago pa lang yan. So napakalinis. Sa mga nagbabalak pumunta dito, guys, napakaganda. Napakatahimik. Tapos napaka fresh air pa. So napakaganda, guys, oh. So ito na yung bungad. Kung gusto nyo lang ditong lumangoy, dito lang. May mga mababang parte lang siya. So punahin muna natin dito sa baba. Dati mga wala yung mga ito, mga yan, mga rules na yan. Kasi bawal na magkalat, basura. So ginawaran na rin tong dam kasi pwedeng ano to, pwedeng pang tubig ng palay. So baba tayo, guys, para tignan natin kung ano yung meron dyan sa baba. So maganda rin, guys, kasi
bundok talaga galing yung ano, sa bundok talaga. Parang swimming pool lang talaga siya, oh. Napakalinaw. Dati walang bayad-bayad dito, guys. Pero ngayon may bayad na kasi diniscover na nila. Ang mayor pala nila dito si Mayor Nolasco. Matagal nang ano yun, matagal nang mayor. So, napakalamig. Kuwi, guys. Tapos ang linaw pa. Galing bundok talaga. So, naglagay pa sila ng ano yun. Pwede ka lang umupo dyan, guys, kung gusto mo. So, napakalinis din. Dati puro dahon-dahon to, kahoy lang. Ngayon napakalinis na. So dito pa lang, guys. Pwede ka rang lumangoy din dito. Pwede pang bata dito sa baba. Tapos dito pang medyo mga binata ganun. Ayan. Napakalinaw, guys. Sa mga gustong sa holiday, sa mga gustong mag picnic outing dito, may adventure pa. Pwede ka lang din ano dito mag tent ganun, kasi safety naman dito, may mga tanod police ganun. So dito po yung pinaka pangalawang level niya. Mga isang tao lang yung lalim niyan. So dito kayo mag picnic ganun. Maglagay lang kayo ng tent dito, dito banda. Tapos nakaupo lang kayo ganun. Pwede lang kayong ginawa namin dito dati. Doon sa taas na 'yan. Nagluto kami doon sa may tabi niya, tapos doon kami kumain habang nakaupo kami ng mga ganyan, bato-bato na 'yan. Doon kami kumain. Tapos ang ulam namin balatong ganun. Tapos may tinola. Tinolang manok. So may mga tent dito, guys, oh. So yung tao doon, iita yun. So ito na, guys. So umuulan na naman. So punta muna tayo doon magsilong. So bago-bago yung klima, guys. So sumilong muna tayo kasi maulan na. Bale, nag-iisa lang ako dito. Lakas ng ulan. So nakisilong rin yung mga aso, manok. Ayan, oh. Bukas pa yung sitar ko lang. So may kalabaw pa doon. Ganda po dito, guys, parang paraiso pag nag-iisa ka. Pero nag-iisa lang ako dito, napaka peaceful kumbaga. So kita nyo naman, walang kakalat-kalat, guys. Maganda mag-light sana dito kaso walang signal. Puro bundok dito. So, ang ganda sana dito kung medyo umaaraw. Tapos dito kayo magluluto.
mag-ihaw-ihaw kayo ng barbecue, ganun. Inihaw na isda. So, ang mga tao dito, mga ita lang. Yung karamihan. Kasi, sila yung unang tao dito. Mababait naman sila eh. Parang, ano lang din. Normal lang din na pamumuhay nila dito. Mga saging, ganun din ang ano nila dito. Saging, palay, mais. Ikabubuhay nila dito. So, may kalabaw dun guys, oh. Napaka romantic guys. Mas maganda pa sana kung kasama nyo yung mga loved ones nyo. Ganun. Pwede rin kayo magano dito kung gusto nyo mag dito gaganapin yung kasal. Alam nyo pala yan guys, yung falls na yan. Yan. May ano yan, may kuweba sa loob. Yan sa pinakagitna niya, may kuweba yan. Mga 3 metro yung lalim niya sa loob niyan. Yan. Tapos yung lalim niyan nasa isang tao lang. May yung pinaka doon sa base, bagsakan ng tubig na yan. Isang tao yung lalim, mahigit. Tapos hindi naman siya bato yung babagsakan mo, parang lupa siya na matigas. Sa Ilocanon tawag doon pila. Tapos yung dito banda niyan, diyan sa may kung saan bumabagsak yung tubig na. Ano lang yan, panggang dibdib na lang, tapos hanggang hita, ganun. Pero pwede sa bata dyan. So, napakatahimik dito guys. So, kung makikita nyo yung mga ganun, yung mga daon-daon doon, pakpako ang tawag doon, nauulam yung talbos niya. So nabutan tayo ng ulan guys, hindi tayo makapag lumapit konti. So maganda dito pag may date kayo guys, tapos buong pamilya kayo dito, maganda. Kung yung mga taga downstream, mga may ilig sa dagat, pwede lang din dito. Malapit lang din dito sa downstream sa Cagayan. Dito sa Kataran. Kumbaga punta kayo sa Santa Ana, ganun. Gonzaga, Bugay. Doon marami namang ano doon, mga crabs. Siguro next week tayo pupunta tayo doon para pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung Santa Ana sa Gonzaga, Bugay. Mga 30 minutes or 1 oras yung biyahe hanggang dito. So ganito po kaganda yung kalikasan natin dito sa Pilipinas. Dito mga kumbaga hindi mo pinuputol yung mga kahoy, ganyan kaganda guys. Alam nyo guys, kalabaw lang tumatanda kasi yung sungay lumalaki. Kung mamaya kung hihinto to, papakita ko yung ano, kung saan sila nag-ukay ng ginto nun. May mga ginto-ginto dito pero hindi pa nila nahanap yung mga iba. Diyan banda yung ano, yung pinagpukayan ng ginto. So punta natin mamaya pag huminto yung ulan.
shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko dito sa Gataran, sila dyan sa Niwagak, sila Usita family, sila Randolph, mga Agustin family sa Niwagak, mga Takara family, Agustin family, mga ganun, mga Liban, shoutout sa inyo sa Niwagak, Gataran. So thank you guys. Nga pala, hindi ako kaya-ayang tao na tignan. Hindi ako, kumbaga hindi ako karespetong taong tignan nyo, pero ako napaka-respetong tao sa kapwa ko tao. Ang kung yung mga tao man na hindi ako nire-respeto, kabaliktaran naman yung ginagawa ko guys. Napaka-respeto ko sa inyo at napaka-humble akong tao. At sa mga naging basher, sa mga nanira sa akin, thank you guys. Pagpatuloy nyo lang kung dyan kayo yaman. At God bless lang sa inyo. Thank you pala sa mga nag-subscribe at naabot ko yung 1,000 plus. So, tiwala lang tayo. God bless po. Thank you sa lahat-lahat at walang sawang panonood sa aking vlog. At may papamagi ko yung mga bagay na talaman nyo pa na konti. So, buti pa yung kalabaw kasi libre yung pagkain niya kahit anong oras siya kumain. Tayo, may oras tayong kumain, umaga, tanghali, hapon. Sila kahit 24 hours kumain, walang problema sa kanila. Pero yung tayo ng kalabaw pala guys, pwede yung organic sa ano yan, sa mga halaman nyo, ilalagay nyo sa paso. Maganda yung tubo ng ano nyo, yung halaman nyo. Kalabaw na yung lalaki kasi malaki yung sungay. Pero lahat ng kalabaw pala guys, ang laking tulong ng kalabaw kasi kung pag-ani ng palay, sila yung naghihila ng mga palay, nag-aararo, ganun. Ang laking bagay yan. Ang kalabaw, gustong gusto niya yung ganito, yung umuulan. Hindi maaraw. Pero pag umaraw yan, pag isang oras yan sa araw, matutumba na yan. Hindi katulad ng baka. Yung pagkakaiba ng baka, gustong gusto niya yung init araw, ganun. Kahit 24 hours pa dyan nakatirik yung araw dyan sa ano, hindi yan mamamatay. Hindi kagaya ng kalabaw, isang oras pa lang yan mamatay na. Pag yung baka naman, yung baka, kalaban niya naman yan taglamig.